Ang ilang magbabakasyon lang dapat sa Boracay, nabighani sa ganda ng isla at pinili ng magtagal doon. Kaya nga ngayong online na ang maraming trabaho, kayang-kaya na raw pagsabayin ang trabaho at bakasyon o kung tawagin ay workation. May report si Ian Cruz. Kada araw, mahigit 1,000 turista pa lamang ang nakakapasok sa Boracay, malayo sa 6,000 pinapayagan ng DNR kada araw bago mag-pandemic. Sa angking ganda nitong Boracay, may mga nagplano na magbakasyon dito ng ilang araw, pero tumagal na ng ilang buwan. Kung may work from home, sila work from beach. Ang trabaho na ginagawa online dahil sa pandemya, dito na ginagawa sa isla. Workation, ika nga. Ang dating aktresa si Paula Peralejo, ilang buwan na rito kasama ang asawang si Charlie na isang financial advisor at anak nilang si Pablo. I work freelance for social media sa mga iba't ibang brands, ganyan. Kahit saan talaga, pwede kong dalhin yung trabaho ko. My husband naman works for the finance industry, he's a financial advisor. So even for his clients, he gets to virtual na rin. Si Victoria naman na namamahala ng isang streaming platform, ilang buwan na rin nananatili sa isla. I only came to Boracay for 8 days. And after that, I just super fell in love with how relaxing the environment was, and I just kept extending. Ang Australian-based na si Rachel, nabighani rin sa ganda ng isla. Coming from a country that's really cold, then coming here that's warm, it's pretty amazing experience, and I'm planning to stay here forever. Like, I'm not going anywhere. Sabi ng DOT Region 6, may 20 partners na raw sila para sa workation. Tinitiyak ang maayos na internet connection at may espasyo para sa mga magtatrabaho. Hindi na rin daw kailangan ng paulit-ulit na PCR o saliva test. As of now, hindi pa siya fixed if the testing will be every week. But I think workationer, pag dito lang naman sa island, nakababol na sila. Sa New Coast naman ang isla, ang bagong bike trail ang isa sa alternatibong atraksyon. Tampok dito ang keyhole o malabutas na rock formation sa tabi ng dagat. May pit stop din na coffee shop para sa mga biker at turista. Dati ang focus ng Boracay ay masyadong naka-highlight sa nightlife, puro mga water activities. Pero this time ay nakita natin yung opportunity na magkaroon ng bike tours. We can really promise all the tourists to have a new, exciting experience. Mula sa isla ng Boracay, Ian Cruz, GMA News. Good news mga kapuso! Maari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.